finally, makadads sa Tagitan rin natin yung lake. Dito po siya nagbumula sa, ito, pakita ko na lang makadads para mas may idea kayo. Ayan, o, di lang masyadong alata, pupunasa ko lang makadads sa, ayan. Nagbumula po siya dito sa service valve natin. Ayan, napakabilis na pong magbubbles. So, biglaan po yung pagkawala ng lamig ni sir. So, pag mga ganyan ba, makadads, pwede pa bang i-repair or replace na? So, tara makadads, let's go! Good morning mga dads, welcome again to my channel, Mark TV. At ito nga po pala yung kagabi na nakita natin na meron siyang leak doon sa service valve mga dads. Ngayon ang unang gagawin natin, tatanggalin natin yung mga tornilyo na humahawak dito sa outdoor natin. Ayan, so apat na tornilyo yan, dalawa sa harap at dalawa sa likod mga dads. Ay, tinulungan na ako ni Papa para agad kami matapos. At siya nga po pala, nandito kami sa taas ng bubong pero medyo may konting daanan, so pwede tayo mahulog, kaya nga double ingat tayo mga dads. At ang susunod natin gagawin, lalagyan na natin tong gauge manifold natin. Then, itatapon kasi natin yung prion para mawala yung pressure bago natin tanggalin yung mga flare nut. Ayan po, ginamitan natin siya ng tubig for safety mga dads. Ayan, bumubula-bula na. So, mainit na ba? Hindi, mga dads. Ayan, may pressure pa kasi itong aircon natin. For safety lang, tatanggalin natin yung pressure bago natin siya kalasin. At make sure natin na walang matitirang prion. Ayan po. So, habang hinihintay natin, tambay muna tayo, mga dads. Ayan. After na maubos na yan po, at tatanggalin na natin yung gauge manifold natin at yung mga flare nut. Tapos, pwede na natin siya buhatin. Ayan, mga dads. So, daan-daan. Ayan po. At ito na nga po, isa po siyang Samsung Digital Inverter mga dads. Ayan, 1.5 horsepower. At pagkababa ng pagkababa nga namin, tinatanggalan namin yung mga tornilyo. So lahat na nakikita mong tornilyo dito sa labas ay tatanggalin mo. Ayan, tatanggal mo yung cover. Ito nga po pala mga dads, ay kailangan natin talaga siyang i-borless. So tatanggalin natin yung cover sa harap, sa likod. So kasi kung mapapansin nyo mga dads, plastic yung pinakakaha niya mga dads, kaya delikado siya kapag naginang tayo, pwede siya sunog. Then tatanggalin natin tong motherboard niya. Ito, meron siyang dalawang tornilyo sa taas. Then bubunutin mo lang yung mga socket dito para sa sensor, sa fan at sa compressor mga dads. Then pwede mo na siyang bunutin. Then yung sa likod, ayan, so ganoon lang siya kadali mga dads. Then tatanggalin natin tong balot ni compressor para matamaan ng sunog, masunog na talaga. Ayan. So make safety tayo mga dads bago natin siya inangin. At pagkatapos nga nito mga dads, itatanggalin natin yung mga tornilyo na umahawak sa mga service valve natin. Ito nga po pala yung bagong-bago nating service valve. At ito kung mapapansin nyo, sinusukat ko siya kasi diretso siya papunta doon sa compressor, kaya kailangan pa natin siyang i-bend. Ang gagawin natin mga dads, tatanggalin mo muna natin itong pinaka-stand nila, nung pagkapitan nila para hindi sila mabalik kapag iniigpitan natin. Ito po yung pinaka-plate na yan. Ayan. Ayan na nga po, at nakita na natin yung access valve na tatanggalin natin. Ayan, tinitingnan ko kung sasakto na ba yung pagka-bend ko dito sa tubo niya. So ayan, sinubukan ko lang diretso. At syempre, pagkatapos natin siya masukat at makuha yung saktong place niya o paglalagyan, liliyahin na po natin siya. So, bakit nga po ba natin siya nililiya? So, nililiya natin siya bago natin siya putulin. Kasi kapag pinutol natin siya tapos niliya natin, pwede pong pumasok yung dust o pinagliyahan natin dun sa loob. Kaya inuna po natin na liya bago putol. At pagkatapos nga natin siyang maputol, ayan na po, at susukatan na natin yung service valve natin. Yung service valve natin, nakaswaging na po pala siya, kaya nga, pit na po siya, ilalagay mo na lang siya mga dads. Then, pakapakalian pa natin siya para nagkulang, so kailangan ko kasi siyang i-move pa ng konti para ma-bend ko siya ng maayos. At after nun mga dads, dito naman tayo sa service valve. Ano ba yung gagawin kapag service valve? Pwede na ba siyang direktang inangin? So ako ginagawa ko, tinatanggal ko muna yung pinaka valve niya. Kasi yung pinaka valve niya mga dads, so mamaya ipapakita ko. So ito makikita mo kapag basic, pag hindi mo pa natatanggal yung pinaka ring niya, yung pinaka lock ring niya, ayan, hindi mo siya mabubunot. So ang gagawin mo, ibabalik mo siya, then tatanggalin mo yung pinaka ring niya sa loob. Ayan, so ihilahin mo na lang siya pag natanggal mo na yung ring, then lalabas na siya mga dads. Ayan. So sa video nito mga dads, hindi ko na naipakita. So sa next video, gagawin natin ang video kung paano ba tanggalin or magpalit ng o-ring mga dads. Ayan. So ito po yung o-ring na sinasabi ko, yung kulay itim. Ayan. So yan po kasi minsan napuput-put dyan, kaya sumisingaw yung service valve natin. At yun, isusukat na natin mga dads kung sakto na nga ba yung pagkaka-bed natin o yung pagkakalagay ng service valve natin. Ayan. So patulong naman, Bap. Ayan. So napaka
gilas, di ba? Pag di ko pa man sinasabi, ginawa niya na. Ayan po, sakto na siya. Ngayon, kung mapapansin mo, ayan, gumagalaw siya. So, ang teknik ko dyan, mga dads, para masakto yung pagkapitid niya. Ayan, ginuguhitan ko siya. Nilalagyan ko siya ng tanda bago ko siya hinangin. Para kapag kahit tanggalin ko tong plate niya, tama ang pagkakalagay natin, mga kadads. Ayan. So, kung mapapansin nyo kasi bumababa siya. Kaya yung ginawa ko, inipit ko muna siya ng konti. Then, papahawak ko kay Bapa. So, tatakpan muna pala natin to. Kasi baka mapasukan siya ng... ano, alam nyo na mga dads, yung dumi, alikabok, or anything. Ayan po. So, gumamit tayo ng lata. Ayan. So, ito pa lang kasi nagawa natin. Baka sa susunod i-upgrade pa natin yan or pagagandahin pa natin para mas maganda yung access natin. Then, pinahawak ko na rin pala kay Bapa to para gumalaw kasi kapag masyado nang mainit, lumambot yung copper, then bumaba. Kaya, pinahawak ko na rin sa kanya. Ayan po. So, pag-iinang, tulad po ng dati, malalaman nyo naman po yun. Pag sinusan nyo yung silver rod nyo, dumikit. Ibig sabihin, hindi pa siya ganun ka-init mga dads. At finally, ito na po yung nagawa natin. So, medyo pangit lang na pasobra. Kasi sinigurado ko yung sa ilalim kasi hindi ko nakikita. Kaya, dinamihan ko na yung sa pinaka-ilalim. Ayan. So, tingnan naman natin ito sa ilalim. Ayan, mga dads, so, makapal siya. So, ibig sabihin, okay na siya. Kaya, subukan natin siyang ilagay. Oops. Daan-daan lang. Ayan po, so pitted na siya, okay na. Then ngayon, ihigpitan na lang natin. Ilalagay na lang natin yung mga tornil yung tinanggal natin. Tapos, assemble na natin mga dads. So mga dads, assemble tayo. Then ito, binabalik ko rin pala yun, yung sa capillary tube. Then, syempre, liligtas natin siya. Ayan, so wala na siya. Nilagyan ko po siya ng ganito mga dads. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang end cap kasi para matest natin yung service valve. Kung wala rin siyang leak, baka mamaya nabili natin, meron pala. Kaya dinouble check na natin bago natin siya ilagay ulit kasi baka pagkalagay natin, ayun, mabackjab tayo, may butas pala. So mas maganda na dito pa lang check natin. Then mapapansin nyo, ayan, nilagyan ko po siya ng ganyan para yung pressure umabot dyan. Ayan. So tara mga dads, let's go. At ito finally nailagay na natin. Then nililigtas natin yung flare nuts natin. Baka doon naman yung may singaw. Kaya dinodouble check natin bago natin siya i-vacuum. Ayan po. So okay na siya siguro nyo mga dads. So tutukan lang natin. Baka mamaya may hindi pala ako nakikita na nakikita nyo mga dads. Pakitingin na rin mga dads ha. Ayan. So para sa akin naman, wala na siya. So banda dito sa... Eh ito may bulay yata mga dads. So ito yung sa ilalim ng nilagay natin. Pero patay. Bakchabata mga dads. At mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, eh huwag mong kalimutan mag-subscribe. At click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung may natututunan ka or nagugustuhan nyo itong video nito, ay huwag nyo namang kalimutan i-like ang ating video. Ay napakalaking tulong nito sa ating channel. At ayan na nga mga dads, meron ba kayong nakita? Kasi ako wala mga dads. So kung wala, tara na mga dads, let's go! Finally mga dads, at ito na nga po, nagbabacuum na tayo gamit ang DIY vacuum compressor natin. Wala pa kasi tayong pambili ng compressor talaga o yung pambacuum. Baka naman! So pwede naman yan mga dads, at tinagal-tagal ko naman ginagamit. Okay naman yung mga na-install ko. So baka ngayon lang mga dads, hindi. Patay na mga dads, at nagbabacuum tayo. So maghihintay lang tayo ng mga ilang oras. Yan, siyempre abang yan, bimerenda muna tayo. So, shoutout pala kay Sir Albert sa kanyang pagtitiwala at Papa Meren. So, tara, adads! Tara nyo muna, let's go! Napagabang binabactum natin, ayan. So, kilitibalutan na lang natin. Pero yung kasi, hindi natin na ba. Siyan sa'yo. Kilitibalutan. At ito na nga mga dads, pagkatapos natin mag-vacuum, ito na nga po yung amperaya natin. It's 5.59, 5.65 amperes. Ang rated current niya po ay 5.5 amperes at ang maximum current niya ay 6.5 amperes. So, nasa pagitan pa siya, pwede pa natin siyang dagdagan kasi lala kung mainit yung panahon. Basta't hindi lang tayo lalampas dun sa PSI niya at sa amperes niya. Okay na okay siya mga dads. Ayan po. Ang unit nga pala natin mga dads, kung di ko pa nababanggit, ay isang Samsung Digital Inverter. Ayan po. At ayan po, binalutan na rin natin. Sana magustuhan ni sir. At ito na nga yung indoor niya. Ayan mga dads, at napakalamig niya na. So tinanong ko kay sir kung okay na ba yung lamig. Oo daw, bumalik na yung dati. So mga dads, see you in my next video. God bless! At maraming maraming salamat pa kay Sir Albert bago kami umalis. Pinakain pa kami ng napakasarap nilang sigang. So magpakabusog tayo mga dads. See you in my next video. God bless!